Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito ngayong araw po ng Friday. Thanks God, it's Friday, di ba? So unang ipiplex ko po sa inyo itong picture na na-repost ni Atasha Mulak sa kanyang Instagram story. So makikita dito, ito po ay sa EDSA na kung saan kinuhanan po ng isang personalidad. Ano? So makikita dito yung napakalaking billboard lang naman ng isang Atasha Mulak na kung saan ay ini-endorso ang isang shampoo na Palmolive. So nakakatuwa, di ba, na merong pa-billboard at nagkalat na po ang mukha ni Atasha Mulak para i-endorse ang mga product na hawak niya. So sa EDSA po yan, ha. Hindi ko alam kung LED siya or talagang isang malaking banner. And ito ngayon, may isa pa siyang na-repost, ha. Ito naman ay nasa telebisyon, ano, makikita itong commercial ni Atasha Mulak. So kahit saan talaga, naglipa na yung mga banner ni Atasha Mulak or itong billboard ni Atasha. So nakakatuwa lang kasi unang tumapak si Atasha at nakilala sa Itbulaga. And ngayon, eto na po siya at talaga namang ang dami po na hawak niya na endorsement. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong birthday message ni Pauline Luna Soto dito po kay Danica Pingris Soto. Or Danica Soto Pingris. So ito po ay nakakaantig ng puso and talaga namang ito din ay pinick up ng ilang mga news website kasi nga maging sila ay naantig sa birthday message ng isang Pauline Luna Soto. Sabi kasi dito ni Pauline Luna, "Happy, happy birthday to one of the kindest people I know. I am so blessed to call you my family. I love you, Nix. Happy birthday." So tinag niya po dito si Danica Pingris. So nakakatuwa, 'di ba, yung bonding, yung relationship na meron po si Danica Pingris and itong si Pauline Luna Soto. Napakaganda po ng samahan nila, no? Parang talagang tunay silang pamilya, no, sa pinakikita po nila sa isa't isa. So nakakatuwa. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong binahagi po ng TBJ na page sa kanilang Facebook. So makasama pala natin mamaya, no? Mamayang 12 noon ang sandwich na band. Sabi nga dito ng TBJ, rock and roll time. Makakasama rin natin sa isang masayang tanghalian ng sandwich. Ano ang favorite ninyong song nila? So hindi lang po pala ang sikat na tambalang Don Bell, kundi itong sandwich din ay makakasama natin mamaya sa Itbulaga. Talaga namang parang itong Friday, parang Sabado na, no? Dahil sa sorpresa po na inihanda po ng Itbulaga para po sa mga televiewers nila. Samantalang pag-usapan naman natin itong si Ted na kung saan hindi pa rin siya makamove on. So mag-iisang taon na lang yung issue, di ba, ng TBJ and ng tape. Eto pa din siya at binabalik pa rin po niya yung issue, yung mga pangyayari ng sa pagitan mo ng TBJ at sa tape. Sabi kasi niya dito sa bagong post niya sa kanyang Facebook page, nakaplano na talaga ang lahat. Huwag maniwala na biglaan daw ang resignation nila. Tapos, mababasa po dito sa pinakang picture, sa caption, ha. Sabi dito, isang araw bago ang biglaang resignation sa show, nag-file for advanced retirement pay ang isang director at kinabukasan ay sumama sa trio. So planado talaga ang lahat, di ba? So mag-iisang taon na po yung issue pero ito at binabalik na naman po ni Ted ang nakaraan. Hindi ba talaga sila nakaka-move on? Kaya pala patuloy nilang sinisiraan at hinihila pa ba ang Itbulaga? So wala kaming pakialam kung planado o hindi planado yung pagre-resign ng TBJ. Hindi na kami mabibigla doon kasi since February yata or March, meron na pong problema ang TBJ sa Tape Inc. sa loob. So yan ay sumambulat lang nung kalagitnaan po ng April to May. No, diyan sumambulat yan, eh. So ibig sabihin, nangyayari pa lang po yung
hindi nila pagkakaunawaan. Meron na silang plan A, plan B, plan C. Kaya hindi ako magugulat kung planado man yung pag-resign nila or hindi, kasi nga naaragabiado na po ang Tito Vic and Joey and syempre ang mga legit Dabber Cats. Samantalang pag-usapan naman natin ang isa pang post ni Ted. Sabi niya dito, ready na daw ba ang lahat manood ulit ng live sa APT? So meaning gagamitin pala ulit ang APT studio na pagmamayari po ni Mr. Antonio Tobiera, ipapagamit po ulit sa APT. Sa Tape Inc., no? Sa Tape Inc. na kung saan ay pag-aari po ng mga halos-hos. Sabi kasi dito ni Ted, done deal na. Ang comeback na matagal niyong inihintay or hinintay, malapit na. Sana all nagbabalik sa TV. Pero hindi lang isa, kundi dalawa. Grabe naman, tara Gina. So marami po ang nagtatanong ha, kung saan ay ere po itong programa ng Taping. So, mababasa natin dito yung Sana All. Nung nabasa ko to kanina, yung Sana All, sa All TV, siguro, mapapanood ang programa po ng Taping. So, kung hindi sa GMA mapapanood ang programa po ng Taping, ibig sabihin, wala na po silang lugar marahil dyan sa GMA Network. Kasi ako, pado na po lahat ng time slot ng programa ng GMA Network. So, ang tanong dito, ano kayang programa naman ang niluluto ng Tape Inc.? Yan ang hindi po natin alam. Pero ang alam ko, ito po ay pang umaga. So, possible na morning show or morning program ang niluluto po ng Tape Inc. na siyang mapapanood sa All TV Possible. Hula ko lang naman yun kasi may Sana All dito. Sana All nagbabalik daw, diba? So, yan lang yung pumasok sa isip ko na sa All TV mapapanood possible ang programa ng Tape Inc. So yung ibang tape depender ha, umaasa po sila na sa GMA ilalagay pa din itong programa po ng Tape Inc. So sa palagay ko, parang hindi naman ata sa GMA. Kasi po, panay ako pa doon na ang time slot ng naturang network. So, sa mga nagtatanong kung kailan daw ang balik nito, may mga nabasa po ako sa ilang tape panatiko na possible ay sa June 5 daw kasi kasabay ng anniversary umano ng programa nilang nagsara, which is yung Tahan ng Pinakamasaya. So, hindi lang natin sure ha. Sinishare ko lang sa inyo kung ano po yung nababasa natin sa kampo po ng mga kalaban natin na depender po ng Tape Inc. So, inaasahan na po ng ilan na once na nagbalik po ang programa ng Tape Inc. ay mas lalo pong magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan po ng mga supporters ng Tape and syempre ng mga Dabber Cats. So hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.